Cameron Payne ang sinasabi ng mga analysts kahit mga fans na isa sa dahilan kung bakit nga ba nakapasok sa NBA Finals ang Phoenix Suns. Pero ang naalala ko lang kay Cameron Payne ay isa siyang player dati ng OKC na dancing partner pa ni Russell Westbrook. Siya din yung napapansin dati na laging taga-appear ni Westbrook sa bench. Siya din yung sinasabi na may reclamation story or comeback story sa NBA dahil 2 years ago ay muntikan na talagang mawala si Cameron Payne sa NBA. Kaya para sa episode na to, balikan natin ang naging kwento ni Cameron Payne. So nagsimula talaga siya or nagmula talaga siya sa Memphis, Tennessee. Nang high school, si Payne ay nasa 5'5 lang ang height hanggang sa tumangkad nga siya ng 6'1 nung nasa kanyang senior year. Hindi rin siya heavily recruited nung mga time na yun ng ibang mga team sa college. Nakalagay pa nga sa kanya noon ay 3-star recruit at wala siya sa listahan ng top 100 prospect para sa 2013 class. Yung isa sa nag-recruit sa kanya ay itong si William Small na noon ay assistant coach ng Murray State, kung saan naglaro si Ja Morant at ngayon nga si Morant ay naglalaro naman sa Memphis, kung saan naman galing itong si Cameron Payne. Si Cameron Payne nung nasa college na ay hindi sinasadya na mula sa hindi kilalang player ay naging top prospect noon sa Ohio Valley Conference dahil nung freshman year niya ay na-injured yung starting point guard ng team na si Say Johnson, kaya siya agad ang nilagay sa starting position. Sa unang game nitong ni Cameron Payne ay nakascore agad siya ng 21 points, 5 rebounds at 4 assists. After ng game na yun ay tiningnan ng coach ng Murray State yung stats. Ayon nga dito kay Coach Steve Prome ay natawa na lang siya nung makita niya yung stat sheet dahil wala pang point guard sa kanyang rotation ang tumitira ng nasa 24 attempts, si Cameron Payne pa lang. Nang nirecruit din ni William Small itong si Cameron Payne, ang sinabi lang ng kanyang ama dito kay Small, kapag pinalaro mo siya ay siguradong hindi mo na siya ilalabas sa game. Nag-average pa nga itong si Payne sa kanyang unang taon sa Murray State ng 16 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Nakita agad ng mga scouts sa NBA itong si Payne bilang lottery pick. Isa kasi sa mga point guard noon si Payne na scorer at defender na medyo bibihira pa noon. Nanalo din siya noon bilang Rookie of the Year ng Ohio Valley Conference at nakasama pa sa All First Team. Ayon din dito kay Cameron Payne, nung naglaro siya sa college ay tinitingnan niya kada linggo ang mock draft. Lahat ng lista ng mga prospect ay chinecheck niya kung andun talaga yung pangalan niya. Ayon kasi dito kay Cameron Payne, kapag nakikita niyang tumataas yung kanyang draft stock ay lalo siya nagpupursige dahil gusto niya ma-impress yung mga taong nagkaroon ng doubt sa kanya. Nang sophomore year niya ay lalong tumaas ang stock nitong ni Payne at dahil ngayon sa 20 points, 3 rebounds, 6 assists at 2 steals per game. Nung papasok na ang 2015 NBA draft, ang draft class din ito si Devin Booker kung saan nga ay napili siya bilang 13th pick ng Phoenix Suns, itong si Cameron Payne ay dapat mapipili naman bilang number 6 ng Sacramento Kings. Kaso, nagkaroon nga siya ng injury noon. Pero merong kasing lumabas na report noon na kukunin siya ng OKC kapag available pa siya sa number 14. At yun nga ang nangyari. Ang problema lang sa OKC noon, si Westbrook ang nagraran ng opensa talaga ng team na meron siyang 34 minutes per game. Kaya walang masyadong playing time para dito kay Cameron Payne. Sa tulad niyang 14 pick na mataas pa rin naman yung kung titingnan, sa unang game nga lang niya ay nakalaro lang siya ng 4 minutes at meron lang siyang 4 assists kontra noon sa Denver Nuggets. Sa first 20 games pa ni Payne sa OKC, isang beses lang siya nakalaro ng nasa 10 minutes. Ang isa sa pinaka-highlight pa ng kanyang rookie season ay noong December 29, 2015, kontra dito sa Bucks nang umiscore naman siya ng 16 points. Tapos noon, si Cameron Payne ay pinalalaro din sa G League na unusual pa yon or bibihira sa mga time na yon na isang player na kasama sa lottery pick ay dinadalagad sa G League. Sa kanilang unang taon sa team, yung rookie season din ito si Cameron Payne ang huling taon naman ni KD sa OKC, kung saan nga ay dapat makakapasok din sila sa NBA Finals, kaso nga lang nakabalik ang Golden State mula sa 1-3 deficit. Nang sophomore year naman niya, ito na sana yung magandang taon niya para kay Payne, kaso nadali siya ng dalawang injury ng offseason. Yung pangalawang injury niya kasi ay hindi siya nakalaro ng unang dalawang buwan ng regular season para sa OKC. Nakalaro lang siya noong January 2017 kontra ulit sa Denver na after ng 20 games ay na-trade na siya papunta sa Bulls. Ito na yung simula na unti-unti siyang nawawala sa NBA. Nang September 2017 ay nadali ulit siya ng injury sa paa at hindi ulit nakalaro ng unang tatlong buwan ng regular season. February 2018 ay nakabalik siya sa lineup at kasabay pa noon ay naglalaro din siya sa G League. Nang 2019 season, dahil sa mga injury nito si Cameron Payne ay winave na siya ng Bulls at noon ay pumirma siya ng 10-day contract sa Cavaliers. Nabigyan siya ng dalawang pagkakataon,
pero hindi talaga siya pinapirma ng Cavaliers after nga ng 210-day contract. Nang July 2019 offseason, pumirma siya sa Raptors. Naglaro pa siya sa preseason game. Kaso, bago magsimula yung mismong regular season, ay binitawan agad siya ng team. Ang ginawa no ni Cameron Payne ay naglaro muna siya sa China, kaso nasa 2 games lang yun dahil pinalitan agad siya. Ang ginawa no ni Cameron Payne para talaga makabalik sa NBA ay nag-sign siya sa G League para sa Texas Legend, na doon nga ay nag-average siya ng 23 points, 7 rebounds, 10 assists at 2 steals per game. Ayon pa nga dito kay Cameron Payne ay sinisigurado talaga niya na mapapansin siya ng mga team sa NBA at siya yung tinatawag na Chris Paul ng G League. Ang problema lang ng 2020 season ay natigil ang G League pati NBA dahil sa pandemic. Nang sinasabi naman makakabalik ang NBA noong July ay umaasa si Payne na makukuha siya ng Dallas dahil merong mga players doon na hindi maglalaro sa bubble. Pero ang kinuha ng Dallas ay itong si Trey Burke. Dito naman pumasok si Monty Williams na noon ang Suns ay namumroblema sa kanilang mga point guard dahil si Naokobo at ito si Jimon Carter ay hindi makakalaro. Yun ang iniintay na pagkakataon ni Cameron Payne para talaga makabalik sa NBA. Ito na yung sinasabing nabigyan talaga ng break ito si Cameron Payne sa NBA. Sa bubble, meron siyang 11 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Siya din yung primary backup point guard para sa Phoenix Suns. Ngayong 2021 season, ganun pa rin ang role niya. Pero ngayon, nasa defensive end na. Sa ibang liga, itong si Cameron Payne, malaki talaga na i-score at iba yung kanyang style sa offensive side. Pero dito sa Phoenix Suns, nung regular season, ay meron lang siyang 8 points, 3 rebounds at nasa 44% mula sa 3-point area. Sa loob yun ng 18 minutes per game. Mababa yun kung titingnan, pero para malaman kung gaano siya ka-effective, ay tinitingnan yun sa advanced stats. Meron siyang 57% sa true shooting percentage, 1.5 sa win shares, at nasa 1.4 naman para sa blocks per game. Sa layman's term, sa plus minus, kapag nasa loob ng court itong si Cameron Payne sa loob ng 1 minute, ay nakakakuha siya ng either score, assist, steal, or makapag-deflect siya ng pasa. Ibig sabihin, kapag nawala si CP3 sa loob ng court, ay stabilize pa rin yung opensa ng Phoenix Suns kasama pa yung defense dahil nga dito kay Cameron Payne. Mas napansin pa nga nun si Cameron Payne sa playoffs dahil nga sa kanyang defense. Meron siyang average na 10 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Kasama pa yung 36% mula sa 3-point area at nasa 1 steal per game. Ang isa sa best game nitong si Cameron Payne sa playoffs ay kontra sa Clippers nung game 2 na meron siyang 29 points at 9 assists. Bago naman mag-umpisa yung NBA Finals, sa isang interview nito si Cameron Payne, na-recall niya yung kanyang mga ups and down at parang roller coaster nga ang nangyari sa kanyang basketball career na hindi inaasahan yung mangyayari sa kanya na makakapasok talaga sa NBA Finals. Ayon pa dito kay Payne, ang masasabi din talaga naging dahilan ay yung kanyang mga ka-teammates kaya gumanda ang kanyang basketball career. Noong July 1 nga ngayong taon, ang isang taon din na nirecall nga siya papasok ng NBA nung sa bubble. Ang isa pang pinasalamatan talaga nito si Cameron Payne ay si Monty Williams na nagbago talaga ng kanyang basketball career at masasabing nagturo talaga sa kanya ng kanyang role sa NBA. Sa unang part din ng episode na to, ang isa sa na-mention ko doon ay ginagawa nga ni Cameron Payne na i-check ang kanyang draft stock every week nung nasa college pa siya. Pero nung 2017 kasi, 2 years na nung naglalaro nga si Payne dito sa NBA, ay merong isang report ang nilabas na merong nagkomento na second practice pa lang papasok nga ng NBA draft ay nakita ng isang team na hindi talaga pang NBA ang laruan nito si Cameron Payne. Ang ironic lang sa report na yon, after nga ng 4 na taon ay nasa NBA Finals na itong si Cameron Payne. At ang isa pang pinakamatinding ironic talaga, yung dance partner dati ni Westbrook at taga-appear niya sa bench ay baka maunahan pa siya makakuha ng championship ring. So yan ang naging kwento nitong si Cameron Payne kung paano nga siya naging isa sa best player din ng Phoenix Suns pagdating nga sa depensa at isa sa naging dahilan din kung bakit sila ngayon nasa NBA Finals. So hindi ko na naman alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.